Isang inihinalang batang hamog ginulpi ng jeepney driver at konduktor sa Antipolo. Matapos umanong tangayin ng grupo nito ang kanilang kita sa pamamasada. Narito ang exclusive report ni Ian Cruz. Buko sa ulo at mga pastatsuga sa likod, ito ang inabot ng isang 15 anyos na binatilyo sa kamay umano ng jeepney driver na si Jose Aurelio at konduktor na si Danilo Panganiban. Tinangay raw kasi ng grupo ng biktima ang kanilang kita sa pamamasada. Nakatakas ang iba niyang kasama at siya lang daw ang tanging inabutan. Kaya siya lang ang dinala nila sa pulis. Yung estilo nung isa, yung kasama, lumapit sa akin. Nagbebenta sila ng pangko. Kunyari lang nagbebenta? Ano ginawa nung isa? Nung isa, umikot doon sa kabila. Kinausap to, nilibang kami. Tapos kinuha? Kinuha nung kasama niya. Sinasabi kasi nung bata, ginulpi mo siya. Totoo ba yun? Hanggang salita lang po, pwede yung mangyari. Pero wala nakakita sa pangyayari. Bagamat umaming katropa ang mga kumuha ng pera, ginit ng biktima na hindi siya kasama sa pagnanakaw at sumakay lang daw siya sa jeep dahil sa binibenta niyang bangko. Konduktor, inano niya na po yung jeep, pinahinto niya na. Nagtipa ako po kung matalisod eh. Tapos sabay, inawakan niya na ako. Sinahal niya po ako, sabi niya, kasama ka doon eh. Sabi ko, kuya, hindi ako kasama doon. Nakita mo naman, nandito ko, hindi ako tumakbo eh. Tapos pagpunta ko ng driver, sinuntok na lang po ako agad. Tapos sabay, ginulbi na po nila ako. Dahil sa nangyari, desidido ang mga magulang na binatilo na sampahan ng driver at konduktor ng reklamong paglabag sa anti-child abuse law. Hanggat maaari po, huwag nating pagbuhatan ng kamay. Hanggat maaari, i-turn over nila dito sa ating police station para po mabigyan ng aksyon. Samantala, formal na rin kinasuhan ng bus driver na si Alan Diado at ang konduktor niya si Norman Villasan. Nanakuhanan ng aming news team habang ginugulpi ang dalawang batang hamog na nambasag umano ng windshield ng pinapasada nilang bus noong Huwebes. Hindi ko talaga matagalan. Tingnan yung gano'n. Kaya nga po pag pinapakita yun, umaalis ako. Masakit to. Sobra. Wala pang tugon ng bus driver at konduktor, gayon din ang kanilang bus company. Pero ang nangyari, paalala raw sa mga magulang ng batang hamog na mas pagtunan pa ng pansin ang kanilang anak. Dapat tutukan ko din itong anak ko na ito dahil pinapayagan po namin siya kung saan siya pupunta eh. Hindi naman po namin alam kung ano talaga yung nangyari o mangyayari sa buhay niya. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.